tungo sa katuparan ng buhay. Inihandog ng Society of St. Paul, Philippines, Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay. Magandang gabi po mga kasambuhay, kapanalig. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Kasama ko po, kagaya ng dati, si Father Domi Guzman. Isang magandang gabi po mga kasambuhay at mga kapanalig. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. At syempre, Biyernes na naman, Father Paul. Traffic. Yes, na-traffic tayo. Sorry po mga kapanalig. Pero nandito na rin kami, better late than never. Oo nga. Oo. So, simulan natin, Father Paul, ang atin pong pananalangin para sa atin pong pagtatanghal sa araw na ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama, marami pong salamat sa pagkakataon pong itong binibigay ninyo sa amin na makapagsahim papawid ng iyong magandang balita. Nawa po'y samahan mo lahat ng mga nakikinig sa aming himpilan, ang himpilan ng Simbahan Radyo Veritas, sampu na rin po ng mga nagtatrabaho dito at naaabot ng broadcast na ito, lalong-lalo na po ang mga kapanalig naming may sakit, mga nag-iisa sa buhay at ang mga dumaranas ng mga mahigpit na pagsubok. Nawa po, O Diyos, kayo ang kanilang maging tanglaw at lakas at saligan sa panahon ng mga pagsubok. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Okay. So, Father Paul. Yes, Father Dom. Mabutit nandito ka na, no? Yes. Ha? Sa Sunday, mayroon tayong magandang pagdiriwang, no? Ah, oo nga. Mga kasambuhay at mga kapanalig, alam nyo po ay medyo maiba tayo ng konti sa atin pong pagtatanghal ng atin pong Sambuhay Interactive para po sa linggong ito o sa Biyernes na ito, katulad po noong nakaraang Biyernes, no? Medyo meron tayong tinatawag na pagbabago ng kaunti sapagkat wala po tayo sa remote ngayon muna, no? Meron nagkakaroon tayo ng konting adjustment sa ating pong remote, di ba? Mm-hmm. Naayos pa mga technical side ng ating broadcast. Pero pag naayos na po yan, ay babalik din ang ating Sambuhay Parish Bible Interactive. Yun, no? Kasi marami nag-aabang yan, eh. Alam natin, eh, no? Mm-hmm. Ang ating pong naging mga huling broadcast mula sa parokya ay galing po sa mga bikaryo na malapit po sa St. Paul, sa Makati. Pero yung nga, meron ho tayong mga technical concerns, no? Mm-hmm. Oo. Pero, Father Domi, dahil nga sa ating magandang pagdiriwang sa linggo, pwede natin pag-usapan itong Solemnity of Corpus Christi, no? Mm-hmm. Oo. Ano ba ang unang sa lahat ay para sa iyo napakahalagang bagay tungkol sa pagdiriwang na ito. Kapistahan ito. Dakilang kapistahan, hindi lang basta karaniwang pista, kung hindi dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Oo. Pero yung Huwebes Santo, Father Paul, yun din yung kapistahan ng Eucharistia, di ba? Oo, yung pagtatalaga ng Eucharist ni Jesus during the Last Supper. At ano ang diferensya kaya? Sinabihan niya ang mga apostles na kung paanong hinugasan ko ang inyong mga paa, gayon din hugasan niyo ang paa ng inyong kapwa-tao. Ibig sabihin na maglingkod, ano? Uh-huh. Ngayon naman, itong kapistahan natin ng Corpus Christi ay sineselebrate natin real presence of the body and blood of Jesus in the host. No? So kumbaga, yung pong
Holy Thursday, yun po ay kapistahan ng institusyon. Mm-mm. O pagsisimula. Pagsisimula. Pagtatatag, di ba? So, masasabing yun ang First Mass. Father. Ayun. Samantalang ito namang pagdiriwang po natin ng Corpus Christi, ito naman ay may kaugnayan sa atin pong paniniwala ng presensya ng Panginoon. No? Meron akong nakitang picture sa Facebook, Father, napakaganda. Uh-huh. Habang yung mga kaparian dala-dala yung Blessed Sacrament sa kalye, pinoprosesyon. Uh-huh. Kasi uh-huh, ito yung isang pagdiriwang kapag Corpus Christi, di ba? Pinoprosesyon sa mga kalye ang Blessed Sacrament. Uh-huh. Merong isang ina kasama yung kanyang anak, lumuhod sila sa kalye. Uh-huh. Habang dumaraan yung Blessed Sacrament. Ayun, so para bang the whole ground, the whole road became sacred. Mm-hmm. Because of the presence of Jesus in their midst, na in-acknowledge, kinilala nitong nanay na ito. Uh-huh. At itinuro sa anak. Ito palang kapistahan po ng Corpus Christi. Ito'y naging malaking bahagi ang isang madre, si Saint Juliana, dyan po sa Belgium. At nagkaroon ng isang simpleng pagdiriwang ng kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo taong 1230 ito, Father Paul. Wow, matagal na panahon. Oo, na. 1230. Mm-hmm. Pero siyempre, kung ikukumpera mo, yung Last Supper, 100 years yun, mm-hmm, di ba? First 100 years. So medyo malayo ang pagitan ng simula ng kapistahan ng Huwebes Santo at ito namang kapistahan ng banal na dugo at katawan ng Panginoong Hesus, no, na pinagdiriwang po natin ngayon. Mm-mm. At Father Paul, meron palang isang Santo Papa na naging bahagi netong kwentong ito, si Pope Urban the 4th. Urban the 4th. Urban the 4th, 1264, naglabas po siya ng isang kautusan bilang Santo Papa na ang pagdiriwang sinimulan doon sa Belgium ngayon ay magiging isang pagdiriwang ng buong simbahang Katoliko. Ayan, no? Oo. So, nabuhay ba ng sabay itong si Pope Urban the 4th at si Sister na binabanggit mo? Si Sister 1230 tapos ay 1264 naman itong papal bull. May diferensyang 30 years. 30 years, no? Maaring nag-abot pa sila. Oo, nagpang-abot pa siguro. Hindi natin na-research na maayos yan, no? So, anyway, naging malawak nga itong pagdiriwan ng Corpus Christi. At gaya ng iyong sinabi, Father Paul, isa sa mga tampok na bahagi ng pagdiriwang ay yung Eucharistic procession, no? Yes, oo. Na kadalasan pinangungunahan niyan ng arsobispo eh. Mm. O, sa bawat lugar, no? Sagisag yan na sa paglalakbay natin sa buhay na ito, mga tao, habang daladala natin yung ating pang-araw-araw na mga concerns, mm-hmm, kasama natin si Jesus sa ating paglalakbay. Ah, oo. Di ba? Hindi. Yun ang kanyang pangako eh. Sabi niya, I will be with you always. Until the end of time. Ayun, no. Kahit sa gitna ng traffic. Yes, kasama natin siya dyan. Kaya nakukuha pa rin lumamig ang ulo kahit na marami nang naipit sa traffic. Nako, dedikado. Dedikado kung ikaw ay mapupundi sa gitna ng traffic. Baka hindi lang po yung sasakyan ng tumirik. Baka pati yung mata mo ay tumirik. Yes. So anyway, ito pala si Thomas Aquinas. St. Thomas Aquinas ay kasama rin po sa laganap, pagpapayaman neto pong debosyon sa banal na Eukaristiya, sa presensya ng Panginoon sa banal na Eukaristiya. At ito palang ating kinakanta na Tantum Ergo. Oo. At saka yung isa yung kinakanta palagi ng isang pari natin, si Father Manalo. Oh. Panis Angelicum. Oo, yan, diba yan? The bread of angels. Ayan, no? Yan pala ay komposisyon ni Thomas Aquinas. Mm-hmm. Oo. Patungkol sa banal na Eucharistia. Mm-hmm. No? Ikaw ba, Father Paul, nakarating ka na? Oo, participate ka na ba dito sa mga prosesyon nito ng Corpus Christi?
Yes, Father Doms. Uh-huh. Mga karaniwang Corpus Christi Sunday sa mga parokya, no? Nakaranas mm-hmm. na ako kung paano sa pagsisimula karaniwan ng First Mass, kakaroon ng prosesyon ng mm-hmm. Corpus Christi. Uh-huh. Oo. Ako naman nung bata ako, dinadala ko na nanay ko doon sa Santa Cruz. Oo, sa Mikiapo. Oo, oo. Doon nagsisimula yung Corpus Christi procession. Tapos ay nakaluhod yung Archbishop na dala-dala yung monstrance at sila naman ay parabang tinutulak at hinihila yung karwahe. Mm-hmm. Ang sakay nun, yung Archbishop at saka yung... Para hindi na mapagod yung Archbishop, oo, nakaluhod na lang. No? Saka, kasi nung way back, marami silang kapa, di ba? Oo. Lalo na kapag yung pagdiriwang, talagang maraming kapa. Di, ang bigat nun. Ano? Oo, mabigat. Oo. Kaya, tapos mainit pa. Tulong na sa kanya yung isakay siya sa... Ikaw ba gusto mo ganun? Ayoko na. So, tapos humihinto doon sa may paanan ng post office building. Mm. Nagbe-benediction doon. Wow. Oo. Kasi siguro doon ang malawak na lugar. Yun, tama. Nagbe-benediction doon. At pagkatapos doon, tutulak yung prosesyon, papunta naman sa Manila Cathedral, kung saan magkakaroon ng banal na misa. Mm-hmm. Yun, naalala ko na sa Corpus Christi. Saka di ba, Father Doms, yung Santa Cruz Church ay hawak ng mga Blessed Sacrament Fathers? Oh, na nagpo-promote ng Holy Eucharist. Tama. Yung altar nila dyan, talagang noong una, di ko maintindihan kung ano ibig sabihin ng altar. Eh. Mm-hmm. Masyadong abstract. Sabi ko, anong ginagawa ng ano ba yan? Lamb yan? Medyo hindi pa maganda yung pagkakagawa ng lamb kasi abstract nga. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin ang altar nila? Oo. Tapos ay malaking hostya. The Lamb of God. Ayun, who takes away the sins of the world. So, Father Paul, ano bang gagawin natin ngayon? Magkakaroon muna po tayo ng isang paalala mula sa ating himpilan mula po sa Radio Veritas. Buhay Interactive, makinig. Ang 17th Gawad Tanglaw Awardee for Best AM Station sa Mega Manila. Ito ang Veritas 846 Kapanalig sa 50th taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, oras po sa Hudyat, ganap na pong 30 minuto makalipas ang ikawalo ng gabi. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga kapanalig, mga kasambuhay. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, kasama si Father Domi Guzman. Oo nga po. At bago tayo magpatuloy, Father Paul, binabati natin, siyempre, ang kanyang kabunyian, ang Arsobispo ng Maynila, Cardinal Chito Tagle. No? His Eminence. I'm a Cardinal. Chito Cardinal Tagle. Oo. Birthday niya po ngayong araw na ito. Ha? At pinag-uusapan natin, Father Paul, yung tungkol sa Corpus Christi. Yes. At meron ditong nakalagay doon po sa Catechism of the Catholic Church. Ano? Ito ay paragraph 1376, 1376. Ang babasahin ko, Father Paul. Sige. And sabi dito, because Christ our Redeemer said that it was truly His body that He was offering under the species of bread, it has always been the conviction of the Church of God and this Holy Council, how now declares again that by the consecration of bread and wine, there takes place a change in the whole substance of the bread into the substance of the body
of our Lord Jesus Christ and of the whole substance of the wine into the substance of His blood. And this change the Holy Catholic Church has fittingly and properly called transubstantiation. Ayun, oh. Father Paul, paano ba yan ililinaw? Misteryo nga yung transubstantiation na yan eh. No? Di ba? It is only through faith that we accept this teaching of the Church called transubstantiation. Mm-hmm. That after the prayer, itong simple species of bread and wine turn into the body and blood of Jesus Himself. Nagpapalit ng substance. Substance. Ano ba yung substance sa Tagalog? Sustansya. Essence. Kasi yung pagkakanya, kakanyahan. Yung hugis, ganun pa rin. Tinapay pa rin. Yung hugis, yung kulay ay wine pa rin. Ano? Pero sa aksyon ng banal na Espiritu Santo. Mm-hmm. Yun, ano, Father Paul. Yes. Kaya nga pala doon sa consecration, ang mahalagang bahagi ng consecration, yung tinatawag natin na invocation of the Holy Spirit. Pagtawag sa banal na Espiritu Santo. Sa simulang-simula pa lang, no? Consecration. Naalala ko yung aking kompre na epiklesis. Technical terms. Tawag yun. Pagtawag sa Espiritu Santo. Ama, ipadala mo. Let your Holy Spirit come upon these gifts so that they become body and blood. So hindi lamang ito isang symbol kagaya ng paniniwala ng mga ibang pananampalataya, no? Kung hindi, this is a real presence of the body and blood of our Lord. No? At kinakailangan dyan yung kataas-taas ang paggalang ng nating mga Katoliko sa banal na Eucharistia. No? Kaya nga po, sa ating mga simbahan, meron tayong tabernakulo. Yes. Di ba? Doon natin na inilalagay yung pong na-consecrate na tinapay. Mm-hmm. Di ba? Kasi hindi na yun nagbabalik. Hindi po parang Cinderella yun na pagdating na alas 12, bumabalik. Nawawala na yung kanyang pagiging Diyos. At nagiging simpleng tinapay uli. Hindi po. Once na ma-consecrate po, it will always be the body and blood of Jesus. At kaya po yun ibinabalik sa tabernacle para sa susunod na pagdiriwang ay mapakinabangan naman ng susunod na mga magse-celebrate ng misa. At para doon sa ating mga kapatid na may sakit, Father Paul, no? Yung kanilang communion of the sick, yun ang unang dahilan kung bakit yung natitira na banal na ostya na katawan ng Panginoon, ito itinatago. Hindi lang po for adoration, kung hindi para sa mga may sakit, no? Na kailangang dalhan. Yes, dadalhan ng banal na komunyon anytime, no? At yung nga pala, bakit palagay mo, Father Paul, sa dinami-dami ng pwedeng maging bagay sa mundo, ang ginamit ng Panginoon ay tinapay at alak? Siguro kasi yun ang pinaka-basic, no, na nagbibigay buhay sa tao, tinapay, inakain pang araw-araw, at yung alak naman iniinom para din tayo mabuhay, at hindi lamang para mapawi yung uhaw, kung hindi magdulot sa atin ng joy. Exhilaration. Dulot ng alak sa palagi, buhay natin. Yan ang palagi ko sinasabi. So, hindi lang basta buhay na existence, kung hindi the fullness of life. Sigla. It is a celebration. Kasi yung mga Hudyo, pag uminom, masaya. Yes. Pero yung Pilipino, pag uminom, malabnaw, tubig. Lasing. Lasing. May problema ako, pare, kaya iinuman tayo. Doon itatambak yung lahat na sama ng loob, lahat ng hugot, no, sa inuman. Pero sa mga Hudyo pala, ito ay celebration. Celebration of life. Yan. Kaya siguro yun ang pinili, no? Mm-mm. Tsaka,
Yung first trading kasi sa darating po linggo, Father Paul. Yan, meron na kayong idea para sa Mass next Sunday. Oo. Sa mga naghahanda po ng misa. Yun. Ang first reading natin, Father Paul, sa linggo ay galing sa aklat ng Genesis. Oo. At ito yung kwento na kung saan si Abraham ay sinalubong ng paring si Melchizedek. Mm-hmm. At bilang pagpupugay sa tagumpay ni Melchizedek ay ibinigay ni Melchizedek ang alay, at ang alay ay tinapay at alak. Oo. Yun daw ay medyo naano ako doon. Bakit alak at tinapay? Nakalagay doon sa binabasa ko na footnotes ng isang Bible. Sa mga Middle Eastern o Near East na mga kaharian, kung gusto mo palang magbigay ng pugay sa isang hari, yun ang iyong ino-offer. Tinapay at alak. Oo, tinapay at alak. Para may seremonya. Oo. O, seremonya. Oo. Kaya siguro yun din, ano, maliban doon sa iyo sinabi, maganda sinabi mo, na ito ay staple food. Staple food at the same time, celebration. Oo. Yun pala, maganda yun, pero meron din palang cultural background ito. No? Nasa Near East, totoo, ang pag-aalay po ng alak at tinapay ay handog sa isang handog. Mga royalties. Yun, no? It's a proper way to welcome. Kasi doon isinilang si Jesus sa Middle East, no? Mm-mm. Pero kung sa Pilipinas siya isinilang, baka ang pinili ni Jesus ay kalamay, no? Mm-mm. O baka pandesal, at saka lambanog. Kasi yun ang Pinoy, ano? Oh. Yun ang Pinoy. Ipag-incheck yan, tikoy. Tikoy, at saka tea. Ayan. Okay. And then, sa Old Testament din pala, Father Paul, nandun yung kwento ng mana. Ayan, no? Na doon sa disyerto, sa kanilang 40 years na paglalakbay, yung mga Israelita, nalaman nila ang tungkol sa pagmamahal ng Diyos, kalinga ni Yahweh sa kanila, araw-araw, sa gitna ng kanilang paligid na disyerto, di ba? Sa pamamagitan nung tinatawag nila na mana. Mana. Yun ang tawag sa tinapay na dapa na bumababa, no? Oo. Pagdating ng hamog sa madaling araw, nandoon na yung mana. Mana. Oo, sa lupa. And it is every day. Oo, araw-araw. Kasi nga, ang gusto ng Panginoon, ibigay ang fresh. Ayun. Tatanda ko, Father Doms, kagagaling ko nga lang sa Australia, yung ating kapatid doon na mga pastoralist sisters, nagdadala sila ng tinapay, ng Eucharist sa mga may sakit. Kasi they work in the parish, tapos pupunta sila sa mga bahay-bahay. Marami doon kasi mga nag-iisa sila o kaya mga nakatatanda. Mga may sakit, hindi na sila makapunta sa simbahan, dinadala na lang sila. So yun ang nakita ko doon. At meron ding isang babae doon na kababayan natin, dinadala siya ng pare ng ng Eucharist. Siya yung nang-imbita sa atin na makapunta doon. Dahil yung regalo na natanggap niya si Tita Chris, no? Ay binigay niya for Sambuhay TV Mass. Wow, maraming salamat. Siya ang isa nating co-operator. Hindi lang siya, pati yung mga pamilya na kinausap niya para kumukup sa akin at saka doon para maipasyal, no? Habang nanodoon ako. Maganda pala yung iyon naging karanasan doon. Yes. No? Kasi kahit siya ay nasa wheelchair, kasi nga may sakit siya, she can push button at mapaikot ako sa iba't ibang dako ng Melbourne. Hanggang sa nakapag-celebrate nga ako ng silver anniversary ko mismo sa mga pastoralist sisters. Oh, congratulations, ha? Yes. Po. Silver ka na, ha? Silver. Go for the gold. Yes. 25 years na po sa pagkapare ang Father Thank Paul. Thank you, Lord. Last June 18. June 18. Last Tuesday. June 18.
So, bilang mga pari, alam niyo po yan ang isa sa mga mahalagang ministry ng pagkapari, yeah? Tulad ni Melchizedek, no? Ating pong dinadala, siyempre ang alay ng alak at tinapay ng bayan ng Diyos patungo sa Diyos na ating Ama. At in honor of the King. Yan, in honor of the King. No? Every time we celebrate Mass, yung pala yung nangyayari. Mm-hmm. Hindi lamang talaga tayo nagre-ritual, kung hindi we honor the King. No. The highest gift, uh-huh, even in matters of culture, sabi nga nila, no? Mm-hmm. Bread and wine. At syempre, yes, dito Father Paul, kakaiba naman kasi mas malalim pa nga ang inaalay natin sa Diyos Ama na ating hari ay dili walang iba kung hindi ang katawan at dugo ng kanyang kaisa-isa at bugtong na anak. Mm-hmm. Di ba? So, mapahihindihan ba yun? No? Siyempre hindi. Di ba? Oo. So, Father Paul, ano pa yung mga ano mo, karanasan mo tungkol sa banal na Eucharistia, presensya ng Panginoon sa alak at tinapay? No, ako yung maliit na bata, Father Doms, kindergarten, estudyante ako sa mga madre sa eskwelahan. Hmm. Meron kaming chapel at ini-encourage kaming umakyat doon sa pinakataas ng building. Karugtong yun ng kumbento ng mga madre. Yung kumbento ng mga madre, off limits kami. Pero sa chapel, pwede kami. No? Mm-hmm. So, kaya mahili kami pumunta roon kasi at least na sasagad namin yung limit. No? Mm-hmm. Pag nandun ako nakaupo, nakikita ko yung Blessed Sacrament. Misan, isang araw, ang nakikita kong larawan doon sa Blessed Sacrament, parang may ibon na may tinutuka. Yung pala yung pelikan. Kuminsan naman, makakikita ka ng cross. Mm-hmm. Kaya iniisip ko, miracle kaya ito? No? Noon na lang ako naging seminarista, nakakapag-serve na ako sa Mass, nakakahawak na ako ng big host. Mm-hmm. Noon ko lang na-realize na, ay, mayroon design pala yung host. No? Hindi pala yun miracle. Akala ko kasi nakakita ko ng nakakakita ko ng mga iba-ibang images. Yun. Naalala ko, Father Paul, na mention mo yung ibon, ano? Doon sa pagbisita doon sa Cenacle. Ito po yung kwarto, upper room kung saan nagdiwang ng huling hapunan ang mga alagad kasama ang Panginoong Hesus. Alam niyo po, hindi na 'yon minimisahan, siyempre kasi 'yun ay naging sinagoga at pagkatapos noon ay ito ay naging isang bahay dalanginan din ng ating mga kapatid na Muslim, mm-hmm, ano? At para wala nang away, ito'y ginawang museo ng bayan ng gobyerno ng Israel. Pero ang natitirang simbolismo, natatangi at kaisa-isang Christian symbol doon sa Cenacle, Father Paul, ay yung isang haligi doon. Na yung, ang nakaukit ay? Ayun, ang nakaukit ay itong ang ibon na ito na tinutuka yung kanyang yung kanyang chan ng dalawang maliliit na ibon. Mm. Yung pala yung tawag doon ay pelikan. Pelikan. Oo, kasi yung pelikan pala kung wala nang makain, pinapakain niya yung kanyang sarili sa kanyang mga anak. Hmm. Pinapainom yung dugo, no? Oo, para parang mabuhay. Parang dextrose. Oo, para mabuhay. Oo. Pelican. Okay, oo. Tayo muna ay... Sige po, babalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala mula sa ating himpilang. Narito na, Guya Max! Guya Max! May guyabano! Guya Max! May mangosteen! Guya Max! May turmeric at vitamin C! Guya Max! Nasa mercury na! 12 pesos lang SRP! Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fruit escape for me.
Francis Gem Pilipinas ang pagsasama-sama ng mga kabataan sa paghahanap ng makakalikasang solusyon upang mabigyang proteksyon ang mundo. Makiisa sa ika-apat na anibersaryo ng Laudato Si sa temang Filipino Youth Standing for the Future of Our Common Home. Isang misa ang magaganap sa hardin ng mga bulaklak sa Quezon City Memorial Circle na susundan ng paglulunsad ng Laudato Si Gem Pilipinas, Laudato Si Pledge at ang pagsasagawa ng Laudato Si Music Fest. Sabado, June 22 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Quezon City Memorial Circle. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Good evening! Nagbabalik po kami dito sa Sambuhay Interactive. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Kasama po natin si Father Domi Guzman. At pinag-uusapan po natin ang tungkol sa banal na Eucharistia, ang atin pong kapistahan ng Corpus Christi sa darating na linggo, Father Paul. No? Opo. At ano ba yung ilang pa mga bagay na gusto natin ibahagi? Ay, yung mga miracles. Mga miracles, mga karanasan ng mga mananampalataya through the years kung saan naranasan nila yung misteryo ng Eucharistia na ito ay hindi karaniwang tinapay lamang. Kung hindi sa pagtanggap natin ng Eucharistia yon ay naroroon na rin ang dugo ni Jesus. Kaya hindi dapat magreklamo bakit ang pari lang ang umiinom ng alak na sa misa, kasi hindi lamang yon basta ala kung hindi dugo ni Jesus. Ayun. At ang tinatanggap naman natin ay yung ostya, kung tawagin, ay tunay na katawan at dugo ni Jesus. Hindi naman sinasabing ang bangkay ni Jesus, di ba? Pag nagkokomunyon, kung hindi, ang sinasabi ay ang katawan ni Kristo. So, ibig sabihin, the buhay. The body of Christ, buhay. Kasama na dyan yung dugo. At ito nga yung nakita ng mga tao sa Lansiano noong 8th century. Mm-hmm. May isang pare na nagdududa, no? Sa kalagitnaan ng kanyang pagmimisa, tumigil siya at nag-isip siya. Ito nga kaya ang totoong presensya ng ni Jesus sa Eucharistia. Mm-hmm. At habang ng consecration, ang sinasabi niyang, "This is my body, this is my blood," nakita niyang nagbagong anyo ang tinapay at alak sa anyo ng laman at dugo ng tao. Oh, wow. Okay. At yung dugo ay nag-coagulate sa limang bilog, nabuo sa limang bilog, at sinasabing representasyon ng limang sugat ni Kristo. Agad kumalat ang balita, investigahan at kalaunay inaprubahan ng simbahan bilang isang tunay na milagro. Ayan, oh. Tsaka noong 1971 ay meron pong isang profesor ng anatomiya na nag-analyze na itong laman at dugo, Father Paul, at si Eduardo Linole. Yun. Italiano. Italiani. Mahilig sa spaghetti. At nang inanalyze niya yung pirasong yon, nakita niya na ito ay laman mula cardiac tissue o galing sa puso. Wow. Hindi sa anumang bahagi ng katawan ng tao. Maaring sa kamay, sa ulo, no? Sa tiyan. Pero hindi eh. Galing daw sa puso ng tao, at ang dugo ay fresh at walang bahid ng anumang preservatives. Ayun. No preservative added. That reminds me, Father Paul, alam mo, itong buwang ito ng Hunyo, pagdiriwang din natin ang kapistahan ng banal na puso ng Panginoong Jesus. Kamahal-mahalang puso ni Jesus. No? At yung kwento ron ay yung palang vision ni Santa Maria Goret? Saint Mary Margaret Alacoque pala, di ba? Sorry. Alacoque. Yung pala ay naganap habang siya ay nag-a-adoration. Wow. Sa monstrance, doon nagpakita yung vision ng Sacred Heart. Mm-hmm. Kaya ito yung mga interrelated lahat ito, ano ha? Oo. Meron pa bang ibang himala, Father Paul? Galing talaga sa puso niya, no? Oo. Sa Santarem, Portugal, noon namang 13th century. Ah. Yung kanina nangyari sa Lansiano, Italy, 8th century. Mm-hmm. At hanggang ngayon, doon sa Lansiano, sa Franciscan Church, nakikita pa rin yung host na yon na nilagay sa monstrance. Ah, okay.
Sa Santa Rem naman, isang babae ang nagtangka magnakaw ng isang consecrated host para ibigay sa isang sorceress na nangakong tutulungan siya para malaman kung may kaluguyo ang asawa niya. Wow! Walastik ang deal nila. Gusto kong malaman kung may chiching ang aking mister. Pero ang sabi naman ni Mangkukulam ay kailangan bigyan mo ako ng isang consecrated host. Ah, yun ang requirement niya. Yun ang virtud na kailangan. So, nagsimba ang misis, isinubo ang ostya, iniluwa ng patago at ibinalot sa kanyang belo sa kalumabas. Okay. Hindi siya nakita ng CCTV kasi wala pang CCTV nung araw na yon. 13th century naman. Pero bago siya makaalis, nagsimulang magdugo ang ostya. Halaka! Mm-hmm. Nagdugo sa kanyang mga palad. Pagka-uwi, inilagay niya ang nagdurgong ostya sa isang lalagyan at sa gabing iyon ay may liwanag daw na nagmula sa loob ng lalagyan. Mm-hmm. Wow, may liwanag. Okay. Nagsisi ang babae. Hu-hu-hu-hu, nalungkot siya. Nang umpisal sa pari, agad kinuha ang ostya. Ito na, kukunin ko na at ibabalik ko sa simbahan. Lalakad na ako, papunta sa simbahan. Mm-hmm. Hahakbang na ako. Tugudug-tugudug-tugudug-tugudug. Eh, parang kabayo yung lakad, no? Pero bumalik siya sa simbahan, isinoli ang ostya. Pagkatapos ng investigasyon ng simbahan na pag-alamang totoo ang mga pangyayari at ang simbahan ay pinangalan ng Church of the Holy Miracle. Hanggang ngayon, Father Tommy, naka-display ang madugong ostya sa loob ng simbahan. Ayun. Pero yung Father Paul, eh, ano, 7th century, 8th century, 13th century. Meron ba mas malapit-lapit of naman course, sa atin? Meron no? naman. Ah, meron. 1992. Oh, okay. 1994. Okay. Nung ako'y inordinahan. Oh. At 1996. Uh-huh. O, di ba? Tatlong beses nangyari ito sa Buenos Aires, Argentina. Oh. Ito ang pinaka-komprehensibong naimbestigahan ay ang pinakahuli. Kagaya ng naunang kwento, nagsimulang magdugo ang ostya sa consecration. Palagi sa consecration nangyayari. Nagdugo. Ayon sa investigasyon, pagkatapos ng pag-aaral, napag-alaman na ang tissue ay bahagi nga mula sa puso. Puso. Ang muscle of the myocardium. Yan. Medical terms. The left ventricle, the muscle that gives life to the whole heart and body. Oh, left. Oh, di ba sabi sa left banda yung puso, no? Mm-hmm. The tissue revealed further that it belonged to a person who had gone intense pain. Okay. So, hindi lang siya basta karaniwang galing sa puso, kundi pusong nagdanas ng napakahirap. Na karanasan. Nakikita pala yun. Experiencing extended periods of time where he could hardly breathe. Oo, nakikita yun, Father Doms, diba yung mga baka, para daw maging malambot ang baka, tinutugtugan. Uh-huh. Oo, nilalagyan ng music bago katayin. Ibig sabihin, kalmang-kalma sila bago sila pinatay. Pero itong tissue na nakita galing sa tao, dumanas daw sa napakatinding hirap. Mm-hmm. No? Extended periods of time where he could hardly breathe, had immense strain put on the heart, and had been stabbed in the left side. Wow. Sinaksak. Talagang specified pa, no? Uh-huh. And most fascinating was that despite the fact that this should have killed the person, the tissue showed signs of being alive. Ah, okay. Dapat sana patay ng tao eh, pero buhay. The tissue showed intact white blood cells, as otherwise the white blood cells would have disintegrated roughly 15 minutes outside of a living body. So yun mismo, himala, yung pagkakaroon ng blood cells doon. Na buhay pa. Buhay pa. Dapat sana 15 minutes, pag lumabas sa katawan ng tao, patay na. Ang nagpaimbestiga ay walang iba kung hindi ang Cardinal ng Buenos Aires noon. At ngayon ay ang ating mahal na Santo Papa, walang si iba Pope kung hindi Francis. Si Pope Francis. Kalain mo yan. Tapos, ngayon namang October 12, 2008, meron uling isang miracle, Eucharistic miracle from Poland. Isang ostya na hulog sa lupa, inilagay sa isang container na may tubig. Dapat sana doon papatunawin yung maduduming ostya. Nang binalikan ng pari, may maliit na markang tila dugo. Mm-hmm. Magkahiwalay na sinuri ang ng dalawang tanyag na scientifico mula sa University of Bialystok ang ostya.
gamit ang pinakamodernong optical microscopes. Okay. Hindi rin alam ng isa sa kanila na ang sinusuri niyang dugo ay mula sa isang milagrosang ostya. So, hindi pinaalam kung ano yun. Pero ito ang konklusyon. Hindi dugo kung hindi heart tissue at ito ay buhay pa. Wow. Ang heart tissue wow. ay buhay pa. Wow. Palain mo yun. Mm-hmm. Higit pa riyan, the cardiac tissue was joined to the consecrated host in an inseparable manner. Okay. There is no scientific explanation for this. They penetrated each other as if a fragment of bread that suddenly transformed itself into body. Mm. Yan. Okay. So, nakita mo, Father Doms, no? Ito naman ay siniyasat ng mga scientifico. Hindi naman ito basta iniyakan lang ng mga kung tawagin natin ay mga deboto no, o mga panatiko. No? Hindi ganun eh. Kundi sinuri talaga ng mga taong nag-aral ng medisina at sila ay nagkakasundo na yung nakikitang part na tissue ay galing sa puso. At itong mga taong ito, Father Paul, ay una hindi sinabihan na Eucharistic host ang kanilang tinitignan. Ang kanilang sinusuri. Oo. Unknown X. Parang gano'n. Wow. Ano, ha? At nalaman nila kung ano yun afterwards. Wow. Napaka-interesting. So sana po sa ating pong pagdiriwang ng ating kapistahan ng Corpus Christi ay naging isang malaking paghahanda itong aming pong pagbabahagi kahit papano sa gabing ito. Yes. No? Father Paul, ang ating pong closing prayer. Sa ngalan ng Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, marami pong salamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong anak na si Jesus at sa pagpapakilala niya sa amin ng iyong walang hanggang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang kamahal-mahalang puso na handang tumanggap at yumakap sa lahat na sa amin ng mga makasalanan at nagkukulang sa inyo. Subalit sa kabila nito, patuloy mo kaming minamahal, ginagabayan at binibiyayaan. Samahan mo po lahat ng naaabot ng broadcast na ito, lalong-lalo na po ang mga may sakit, ang mga nangungulila, ang mga naglalakbay, at ang mga naghahanap ng trabaho, at lalo na po ang mga nagugutom. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapanalig, mga kasambuhay, muli po, ito si Father Paul Marquez, nagpapasalamat sa inyong lahat. At ako naman po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Abangan niyo uli kami sa Biyernes. Kami pong dalawa kasama yung ibang mga pari ng Society of St. Paul. Doing all for the gospel, sumayin niyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng Simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. His Eminence Luis Antonio Chito Gokim Tagle.